Sa Santa Rosa, Laguna, nagtipon ang mahigit 600 mga kabataan at mga kapatiran sa ginanap na Laguna-wide Youth Fellowship. Doon ay magkakasama silang sumamba, umawit at nagpuri sa Panginoon. Si Charlene Lascoña para sa report. Nandito po tayo ngayon sa Santa Rosa Auditorium kung saan kasalukuyang nagaganap ang Laguna-wide Youth Fellowship. Dinaluhan ng higit 600 mga kabataan mula sa iba't ibang distrito sa buong Laguna ang fellowship na ito. Ang nasabing pagtitipon ay ginanap hindi lang para magkasama-sama sa pagsamba ang mga kabataan, kundi maibalik din sila sa tunay na panukala ng Diyos para sa kanila. Okay, unang-una po ay upang magkasama-sama po ang lahat ng Adventist youth from the different districts of Laguna. And aside from that, ay magkasama-sama po ang bawat isa na sumamba po sa araw ng Sabat. And aside from that din po, ay ma-achieve po yung goal natin na panawagan sa mga kabataan na patuloy po na i-reclaim natin. Kagaya nga po nung team, i-reclaim po natin yung kung ano po ba yung belongings ng Diyos ay dapat po sa kanya talaga. Ang mga ganitong pagsasama-sama ay inaasahan namang magdulot ng mga positibong bagay sa mga kabataang dumalo. Maraming positibo ako nakita. Una-una, nabuksan ang mga isipan ng mga kabataan kung ano yung dapat nilang isuko sa Panginoon at ipinarating din nila kung ano yung mas mahalaga sa kanilang buhay. Hindi yung mga material na bagay, kundi yung relasyon nila sa Panginoon. Sa huli ay hamon at panalangin ang iniwan ni South Central Luzon Conference President Pastor Wally Panaglima na ang mga kabataan ay dapat nang magtunibay sa kanilang pananampalataya. Sa mga aking kabataan, mga taga-Laguna, ang masasabi ko sa inyo ay magpapaging matatag sa pananampalataya. Ang sinisira ng kaaway ngayon ay mga kabataan. Dapat ang kabataan ay mas malapit na hanapin ang Panginoon sa bawat oras at sandali. Ang aking hamon, ang hamon ni Jesus ay tumawid sa kabilang ibayo ng dagat. Ang pagtawid ay ang panibagong lakas ng pag-ibig. Ang maghapong programa ay napuno ng mga aral at mga awit papuri sa Panginoon. Layunin maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Charlene Lascoña mula dito sa Santa Rosa, Laguna. Ito ang Hope Today. What Dr. Sanchez said, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan.